Hello guys, good morning. In this tutorial, tuturuan ko kayo ngayon kung paano magpalit ng bushing at saka shafting. So, let's start. So, una guys, una dito, tatanggalin nyo dito yung cover. Ito yung cover niya. So, ito guys, ganito guys, ito yun. Aangatin nyo. Ganito. Tapos, by the way guys, itong electric fan natin, sample ko lang to, kaya parang tanggal lang, binalik ko lang. Angatin yung blade ka, yung dito sa gilid. So tanggalin natin. Tapos, bago tayo magsimula guys, so, paano nyo malalaman kung bushing at saka shafting yung problema? Kasi, marami kasing nagko-comment dyan kung bakit yung mga nangyayari sa electric fan nila. So, una guys, una, para malaman mong bushing at shafting yung problema, una, ikutin nyo muna tong rotor. Ikutin nyo. Pag malambot, una guys, pag malambot to, tapos pag pinaandar nyo, tapos tumigil, ang problema na nun, maluwag na yung bushing. Ito yung sample ng bushing yan. Maluwag na yan. So, ano yung pangalawa? Yung pangalawa guys, kapag sample, inikot mo naman tong rotor, tapos malambot, soft yung pag-ikot niya, walang problema. Tapos kapag pinandar mo, pag hinawakan mo tong blade pan, matigas, naninigas siya. Yun. Maluwag na din yung bushing na nun. So ano pa? Kapag, pangatlo guys, kapag amoy sunog, sabi nyo amoy kuryente. Pag amoy kuryente guys, sobrang umiinit na yan ng masyado. Naggagasgasan na yan dito yung bushing at saka shafting. So, yung problema naman guys nun, bushing at saka shafting, papalitan na din itong, maluwag na din itong bushing. Pang-apat, kapag yung electric fan mo, gamit ka ng gamit ng electric fan, tapos mga isang oras, dalang oras, tapos sumihinto, bushing at saka shafting, maluwag na din yung bushing nun. So, ano ba yung bakit ba papalitan din pati shafting? Kasi guys, papalitan din yung shafting kasi nagagasgas din yan. Kapag hindi nyo pinalitan ng shafting, madali din masira yung bushing. Kaya, pag nagpalit yan ng bushing, palaging papalitan din yung shafting. So, pangalawang gagawin nyo, katapos nyo tanggalin yung cover, itong blade lock. So, itong blade lock, pabaliktad yung pag-ikot nito, pag-ganito, pagtanggal, baliktad itong blade lock. Tapos, tanggalin natin yung blade fan. Tapos, ito, tanggalin natin yung lock cover. Tapos tanggalin natin tong blade cover. Pagkatapos ito, may apat na screw dito, tatanggalin nyo. Yung sa akin guys, tinanggal ko na kasi for demo purposes na lang to, kasi tinanggal ko na tong apat na screw dito, tatanggalin nyo yung apat na screw dyan. Tapos may isang screw dito sa likod, tatanggalin nyo din itong isang screw dito sa likod. So yan, patanggalin ko na kasi tinanggal ko na, sila na pala to kasi inayos ko na lang para sa tutorial. So ito na yan guys,
Pangalawa, ang gagawin nyo ay pangalawa. Sunod na gagawin nyo, tanggalin nyo yung screw dito sa ilalim. Ito yung sunod na gagawin nyo. So, pasensya na, isa lang kami gamit to. So, natanggal ko na yung screw dito sa ilalim para sa gearbox. Yan. Tapos, sunod yung gagawin, guys. Ay, may screw din dito. Yan, dito. Tanggalin nyo din. Tapos, ang sunod natin gagawin, kumuha kayo ng flies. Tanggalin nyo tong. So, ito. Gamitan nyo ng flies pagtanggal nito. Ganito. Tapos pagkatanggal nun guys ng lock, ito naman isulod natin. Ito, 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 at saka itong ito. Ito. Yang apat na yan. Yan guys, natanggal ko na yung apat na screw. Dito, dito, at saka dito. Na, dito. So ngayon, tanggalin natin. Pahirapan kasi isang kamay lang gamit. So, guys, dahan-dahan lang dito kasi itong part na to, masilan na kasi yung winding. Baka may mabunot, maputol, hindi na yung gagala. So, ito tatanggalin kong likod kasi itong hindi naman to nakakabit. Ayan, ito yung bushing. Tapos, tanggalin natin ito. Katapos, ugutin natin ito. So guys, bago mo pala hugutin yan, balik mo na lang. Pag-test guys, kung bushing at saka shafting na problema, ang pag-test nyan guys, yeah, itataas baba mo to. Kapag naalog na, ito. Pero kailangan buo pa yan. Kapag umaalog na, maluwag na yung bushing nun. Yun, para lang matest nyo. So, yan guys, tanggal na. So, ito guys, yung shafting, ito. Ang gagawin nyo guys, pag may luma kayong electric fan, tanggalin nyo yung shafting. Kailangan pareho yung mga thread nya. Ito. Saka ito. Tanggalin nyo yung shafting, tapos dito nyo ipalit. Ito guys, malalaman yung bushing at saka shafting na yung problema kapag ito, dito may mga gasgas sa gilid. Dito. May mga gasgas na yan. Dito sa kabila. Ito, wala pa, hindi pa ito na, wala pa itong problema. Yan. May mga, parang, may mga baon na. Gawa ng maluwag na yung bushing. So ito wala pa naman, okay pa to. So sample ko lang naman to guys. So kung shafting, kung bibili kayo ng shafting 50 pesos yung isa, tatanggalin nyo lang tong nasa loob ito. Mamartilyohin nyo dito para matanggal, tapos ibalik nyo din. Pero kapag buo tong papalitan nyo sa electric pan na luma, ganun ang gawin nyo pag bushing at saka shafting. Tapos yung bushing naman ito, pag ganitong type na bushing yung natatanggal ito,
pwedeng tanggalin. Ito yung pinakamadaling palitan ng bushing. Kapag hindi nyo alam kung saan yung maluwag na bushing, advice, dalawang bushing na yung palitan mo. Para malaman mo kung saan yung papalitan mo, malalaman mo din yan. Ito sampun, ito sa likod, ito sa harapan. Malalaman mo dito kung saan dito yung may gasgas. Doon yung maluwag yung bushing. Pero kung hindi ka sigurado, palitan mo yung bushing unahan at saka sa likod. Ito yung unahan, ito yung likod. Dalawang palitan mo kapag hindi ka sigurado. Dalawang bushing ang palitan mo. Pero kung alam mo kung saan yung maluwag na bushing, yun lang palitan mo. Yan. So ngayon, ang gagawin natin, bubuksan natin to. Ito. So ang gagawin natin dyan, ito lang dito. Ito. Gagamitan lang natin ng flat screw or plies. Iangat lang natin to pag ganito. So, let's start. So ito na yun guys, ito na yung bushing. Ito yung bushing guys. Pwede kang bumili nito. Nasa 20 pesos, 15 pesos to. Pero kung I suggest, kumuha ka lang sa mga lumang electric pan. Itong bushing na to, tapos yun ang ipalit mo dito. Tapos ang gagawin mo guys, ibalik mo lang siya dito kung may bago ka ng bushing. Tapos ibalik mo lang yan kung ano yung dating position niya. So ganun, pag ganitong klaseng bushing guys, aminin ko sa inyo guys, pag ganitong klaseng bushing mahirap itong ibalik. Madaling magtanggal nito pero mahirap tong ibalik. Pag ganit, aminin ko sa inyo guys, pag ganitong klase yung bushing niya, ang ginagawa namin sa shop, pinapalitan to namin ng buo. Ito. Buo ito. Harap man o sa likod. Harap man o ito mang harap o sa likod ito. Buo namin pinapalitan para iwas hirap sa pagbalik. So pero kapag walang choice, ang ginagawa ko, pinapalitan ko na lang to. So ang unang gagawin dito guys, kailangan meron kayong tubo na bilog kung gusto nyong magtanggal ng bushing nito. Papalitan nyo yung bushing nito, meron kayong tubo. Ang gawin nyo lang guys, ganito. Tanggalin nyo dito. Tapos pag madaling matanggal lang to guys, gamit lang ang flat screw. Ganito guys. Gamit lang ang flat screw. Ganito. Pagtanggal nito. Ito. Tanggal na yan. Pero sa pagbalik, kailangan meron kayong tubo. Sample. Itong takip na to. Kasya dyan. Tubo. Para sabay-sabay silang madidiin pababa. Yun lang guys, pero sinasabi ko sa inyo guys, mahirap yun. Nahirapan ako dun, pero kung sa inyo, try lang kasi sa shop namin, para hindi sayang yung oras, buo na namin tong pinapalitan. Pero kung wala kayong choice, yun, palitan nyo. Kailangan meron lang kayong tubo na
pareho ang luwag nito para pagpukpok nyo sa tubo, sabay-sabay ang diin. Sabay silang madidiin pababa at mawabalik ng maayos. So guys, yung sana wala nang mag-comment ng mga problema sa bushing at shafting dahil nasolusyonan ko na dito.